Hi guys! May nagtanong na naman. Ang sabi niya sa post na, pwede daw ba siyang magtinda ng mga fresh fruits and vegetables sa Shopee at Lazada? Yes po, pinapayagan po ni Shopee at saka ni Lazada na magtinda po sa kanilang online shop ang mga fresh goods sa kanilang online shop with proper requirements na dapat nilang sundin. Ang mga fresh goods na yan is under the category of perishable goods. Ano ba ang ibig sabihin ng mga perishable goods na yan? Yung mga products o mga ititinda natin sa online na may short shelf life. So, ibig sabihin, madali siyang masira, madali siyang mabulok due to environmental reason. Isa na dyan yung temperature, at isa na dyan yung humidity. Yung humidity, kasi kapag binalot natin yan, syempre, wala na yung air, kasi tight na yan, sealed na yan. So, kailangan, within the span of ganitong requirements na days, kailangan mo na siyang ma-ship out. So, ano-ano pa ba yung mga kategory under perishable goods? Andyan nga yung fresh goods, vegetables and fruits, andyan din yung baked goods, andyan din yung chilled and frozen goods, and andyan din yung mga cooked foods. Yan yung mga under sa perishable goods. Tinda ka ng mga perishable goods na to o yung mga fresh fruits and fresh vegetables sa online like Lazada and Shopee, may mga requirements kasi silang binibigay. Unang-una, yung expiration date. So, mahalaga talaga ang expiration date. Hindi lang naman sa mga fresh foods, doon sa mga baked goods, sa mga chilled and frozen goods, sa mga cooked foods, expired na yung iniinom mo, kinakain mo, makakasama yan sa health mo. So, kailangan talaga na merong expiration date ka na ilalagay sa packaging. Clear product description. So, nauna na yung kasama sa clear product description, syempre yung expiration date. Yan yung pinakamahalaga sa lahat. Ano ba yung storage requirement? Sa mga ano kasi, sa mga chilled and frozen products, kailangan talaga yan sealed. Sealed dapat yung plastic na ginagamit mo. So, kailangan dyan, kapag dineliver yan, bukod dun sa sealed na plastic, kailangan, meron ka pang isang plastic na sealed na kailangan mong paglagyan. Madali kasing matunaw, madaling mag-moist yung mga frozen. Doon naman sa mga vegetables, ang alam ko niyan, binabalot nila yan ng ano, hindi plastic eh, kasi madali nga mag-moist due to temperature and humidity. Kaya madaling nabubulok o nasisira ang mga fresh goods dahil nga sa humidity. Ang ginagawa nila, ang pinambabalot nila is ano, papel o kaya yung dyaryo. Dyaryo yung linalagay nila, tapos sa isang box, yung parang tray na ano na parang pinagpapatungan nila. Ganun yung linalagay nila. Parang egg tray something na malaki yung bungang ganyan. Tapos linalagay nila dun yung fruits, yung vegetables, at dapat hindi siya mayuyupi during ship out, during travel. Kasi kailangan din nating ilagay sa packaging na fresh food, fresh goods yung nakalagay sa box. Importante yun. Kasi minsan kasi hindi na natin dinalagyan ng gano'n eh. Lalo na yung mga fragile items na ino-order sa atin. Kailangan talaga linalagyan natin. Fragile, linalagyan natin ng fresh foods, do not delay, mga gano'n. Dapat hindi lang properly sealed. Kailangan din, meron din tayong linalagay sa box. And ma-ship out na yun agad-agad para hindi siya mabulok at hindi siya masira.